Good morning mga ka-Diyosa! Narito na naman kayo sa channel ng pinakamagandang Diyosa sa balat ng YT. Lagi-lagi ko na ang sinasabi yon. Memorize ko na nga eh. Memorize nyo na ba yung line ng Donya? Ang hindi, hindi ka-Diyosa. Okay, today, tuturuan ko kayo ng isang appetizer recipe. Ah, diba? Familiar ba kayo sa corn fritters? Familiar kayo? O, hindi yun ang iluluto ko. Hindi yun ang gagawin ng inyong Diyosa. Ang gagawin ng inyong Diyosa ay ang tomatoes. O, ang tomatoes, gagawin kong tomato fritters. Yes, pwede yun. Basta, magtiwala lang kayo sa inyong Diyosang Donya. Para na rin to sa mga taong ayaw ng carbs. Kasi, syempre, mais yun. Carbohydrates yun. Kung tama pinagsasabi ko. Mag-comment kayo. Kung mali, mag-comment pa rin kayo. Okay lang yon. Dahil nga, umiiwas ako masyado sa carbs. Dahil, alam nyo na, sumesexy na ang inyong Diyosang Donya. Sa aking panaginip. Kaya kamatis ang gagamitin ng inyong Diyosa. At kikinis pa ang ating kutis. Ang ayaw ng kamatis, huwag na kayong mag-tomato fritters. Huwag na kayong kumain. Ah, diba? Ipakikita ko na sa inyo ang aking mga ingredients. Ayan sila. Complete yan. Complete ingredients ng aking tomato fritter. Tomato, onion, spring onion, optional po yan. At saka yung bell pepper, optional. Kung ayaw nyo nang gumamit, tanggalin nyo. Yung ham, optional din. Pero kung gusto nyo gumamit nito, pwedeng-pwede. Lalo na yung bacon. Feta cheese, parsley, black pepper, basil, oregano. Kung meron kayong fresh leaves ng oregano, parsley, basil, go, pwede yon. At konting flour. At gagamit din tayo ng asin. Okay? Hiwain nyo yung kamatis ng maliliit. Pero, tatanggalin nyo yung buto. Ayan. Tanggalin ang buto. Dahil hindi natin yung gagamitin. Na yung kamatis. Ganyan lang ang hiwa, oh. Ilagay nyo na siya sa isang lalagyan. Ganyan. Kung gaano nyo hiniwa yung kamatis, ganun din ang sibuyas. Pati yung rest ng vegetables. Kasi gusto kong kumain ng maraming vegetable, kaya nilagyan ko lang yan. Isama rin doon sa kamatis. Masarap to. Magugustuhan to ng inyong mga kids. Ayan. Ganun din sa bell pepper. Ganun din ang hiwa.
Pampakulay lang ba para maingganyo yung mga kids? Ito na mga kadyosa, patapos na tayo. Ang paghihiwala nga mahirap kasi nga nililitan. Pero sinasabi ko sa inyo napakasarap ni Re. And then, pagsamasamahin na. Kung may gusto pa kayong gulay na i-add para kumain yung mga anak nyo, malunggay, ay. Lagyan nyo. Ito na mga kadyosa. Oh, hahaluin na natin yan. Ganyan. Lagyan nyo na yung ham. Kung meron kayong ham or bacon, lagyan nyo. And then, basil, 1/2 teaspoon lang, para hindi natin ma-overpower naman yung ating tomatoes. And parsley, ganun din. Pepper, kung ma-pepper kayong tao, pepper na lang ang kainin niya. Joke! Konti lang. Not too much. Lalo na pag bata ang kakain. At syempre, yung oregano, konti rin. Yan. Kabongga naman. And then, konti lang na flour. Para lang mag-bind. Siguro, ano lang to, wala pa sa kalahati. At syempre, ang bida, yung feta cheese. Diba, may pa-peta-peta cheese pa ang inyong diyosa. Saan pa kayo? Dahil yung ham ay maalat, at yung peta cheese ay ganun din, konting asin lang ilalagay natin. Okay na yan. At haluing maigi. Eto na mga kadyosa, halong-halo na siya. Diba? Hindi nyo pa yan pwedeng iprito. Ilalagay nyo muna yan sa freezer ng 30 minutes. Dahil pag hindi nyo nilagay yan sa freezer, magtutubig yan. Dahil ang ating mga vegetables ay nagtutubig once na nalagyan na ng asin. Kaya ilagay sa freezer. Okay, magkita-kita tayo mamaya after 30 minutes. Ito na mga kadyosa, ipiprito na natin ang aking potato fritters. Pero, huwag nyong iluluto ng deep fried. Yung katamtaman lang. And then, gumamit lang kayo ng kutsara. Ganyan lang. Para hindi sumabog. Kasi pag deep fried yan, sasabog yan eh. Diba? Ayan. Nag-testing kasi ako ng tatlo. Kung mainit na yung aking mantika, then okay naman siya. Kaya dapat pinipreser niyo para magdikit-dikit muna siya. Diba? Kaya na siya. Ito na mga kadyosa, babaliktarin na natin yung iba dahil yung iba ay nabaliktad ko na. At nakalimutan kong ipakita sa inyo. Deva, bonggam-bongga. Try nyo to. Magugustuhan ng inyong mga kids. Dahil si Jawa, nagustuhan niya. At eto na tayo mga kadyosa sa tikiman time. Titikman na inyong Diyos ang doon niya. Nagustuhan ng aking Jawa. Pwede nyo isausaw sa ketchup, sa mayonnaise, or sa buffalo. At ang aking tanghalian ay isang bowl ng salad. Try nyo to, masarap. Healthy pa. Kasi puro vegetable eh.
Walang itlog, konting harina lang. At kaya nyo dapat i-preserve. Okay? Yun na yung vlog natin mga ka-Diyosa. Thanks for watching! Bye-bye!